tumayo si Madrina sa harap ng mga otoridad. Hawak ang gulok hanggang sa... Hindi bababa sa 16 na panatiko ng isang relihiyosong kulto, 3 militiamen at 1 sibilyang boluntaryo ang napatay noong August 11, 2000, 23 taon na ang nakalipas, sa isang sagupaan na sumiklab sa isang liblib na barangay sa bayan ng Pangantucan sa Bukidnon, nang sinubukan ng mga pulis na arestuhin ang isang miyembro ng kulto na pinaghahanap dahil sa tangkang pagpatay. 2 pang militiamen ang nasugatan sa bakbakan. Ang mga ulat na nakarating sa Maynila ay nagsabi na ang mga pulis ay nagtungo sa isang kolonya ng Catholic God Spirit Sector, na mas kilala bilang TADTAD, sa hinterland village ng Kimanait, upang isilbi ang utos ng pag-aresto kay Roberto Madrina Jr. Ngunit ang mga kulto, armado ng mga bolo at homemade na baril, nakialam sila na nagresulta sa sagupaan. Ang engkwentro ay nag-iwan kay Madrina at 15 iba pang miyembro ng kulto na patay, kasama ang 3 militiamen at ang sibilyang boluntaryo. Sinabi ni Army Captain Charlemagne Batayola, tagapagsalita ng Southern Command ng Militar, naganap ang insidente dakong alas 2 ng hapon. Noong Biyernes sa sitio Kimanait sa Barangay Kumanaon. Sinabi ni Captain Batayola na sinubukan ang pinagsanib na puwersa ng pulisya militar na sinamahan ni Pangantucan Vice Mayor Manuel Silva ang warrant kay Madrina, ngunit nanlaban ang iba pang miyembro ng kulto. Ang labanan ay naganap matapos ang mga tagapagpatupad ng batas, sa utos ng kanilang mga nakatataas, ay sinubukang arestuhin ang mga kulto dahil sa ilegal na pagmamay-ari ng mga baril. Napatay sa panig ng gobyerno ang mga militiamen na sina Noli Villanueva, Rodolfo Caberni at Salunito Periodico, at sibilyang boluntaryong si Sergio Garcia Jr., na naging gabay ng grupo sa pagpunta sa Kumanaon. Ang mga pangalan ng mga pinaslang na mga kulto ay hindi kaagad makukuha. Sugatan sina Romeo Bautista at Nicolas Molina, kapwa miyembro ng Citizens Armed Force Geographical Unit CAFGO. Nakilala ang mga grupong TADTAD sa kasagsagan ng insurhensya ng mga Muslim sa Mindanao noong huling bahagi ng dekada 60, 60 at unang bahagi ng dekada 70, 70 para sa kanilang tungkulin bilang mga mersenaryo ng gobyerno upang tulungan ang militar na labanan ang mga gerilya ng Moro National Liberation Front, MNLF. Ang MNLF ay gumawa ng isang kasunduan sa kapayapaan sa gobyerno noong Setyembre taong 1976. Ang kulto ay tinawag na TADTAD dahil sa kanilang ritual ng paghiwa ng kanilang bisig gamit ang isang matalim na bolo bilang isang pagsubok para sa ganap na pagpapatawad matapos gumawa ng isang pag-amin ng mga kasalanan sa kanilang mataas na pari na tinatawag na Ama o Papa. Ama ng kanyang mga tagasunod. Naniniwala sila na ang kumpletong pagpapatawad ay gagawin silang hindi masusugatan sa mga pag-atake ng kutsilyo. Kung ang kutsilyo ay nagiiwan ng sugat sa bisig, ito ay nagpapahiwatig na ang deboto ay hindi paganap na naglilinis, at kailangang dumaan muli sa parehong ritual. Kaya naman, karaniwan nang makita ang mga tagasunod ng TADTAD na may maraming gallows sa kanilang mga braso. Tingnan natin ang buong pangyayari sa sitio Kimanait, Kumanaon, Pangantucan Bukidnon, and before to proceed. Shout out to Analo Navarro, Sean Dairoz, at Angelito Padro. Ito si Roberto Madrina Jr., 2 bago maganap ang madugong enkwentro. Noong una, mga CAFGO lamang ang nagdala ng arrest warrant sa kasong frustrated murder para kay Madrina.
Hinarap sila ni Madrina pero hindi siya naisama ng CAFDU. Bumalik ang mga otoridad noong Biyernes. Sa pagkakataong ito, hindi lamang CAFDU kundi pati ang mga pulis. Pumalag ang kulto na tinawag na Catholic God Spirit. Sinubukan kong kausapin na sumurender na lang ng mahinahon. Pati nanay at tatay niya, sinama ko na para makumbinsi, pero nagmatigas talaga siya. Tumayo si Madrina sa harap ng mga otoridad. Hawak ang gulok hanggang sa... Dito nagtapos ang habulana. Matapos ang inkwentro, 16 ang patay sa panig ng kulto, 4 naman sa mga CAFDU. Ang unang insidente ay nangyari noong June 1999 kung saan napatay naman ang isang CAFDU. Nasundan ito noong July 1999 nang magwala sa harapan mismo ng mayor ang isang miyembro ng grupo, daladala ang kris habang ginagawa ang isang peace negotiation. Una, ang tawag sa kanila ay Barrio Self-Defense Units o BSDU. Mga sibilyang binibigyan ng baril upang tumulong sa militar na labanan ng hukbalahap. Noong panahon ni Marcos, ginawa itong CHDF o Civilian Home Defense Force. Ginamit naman para tumulong sa pakipaglaban sa mga Moro rebels at NPA sa Mindanao. Pero puno ng pang-aabuso ang mga ito. Naging siga sila sa kanilang mga baryo dahil sa kanilang hawak na baril. Nang mapatalsik si Pangulong Marcos, binawag ang CHDF. Pero makalipas ang isang taon, nilikha noong 1987 ng CAFDU sa ilalim ng AFP Reservist Act. Dahil kulang umano ang bilang ng militar para malabanan ang banta sa insurgency. Bukod pa rito, mas mura itong panatilihin. Mahigit lamang 1,000 piso ang allowance ng bawat CAFDU. Mahigit namang 5,000 piso ang sweldo ng ordinaryong sundalo. Ang puwersa ng CAFDU sa Mindanao, 10,000 pa ang gustong i-deploy. Pinupuntirian ng militar sa Davao na gamitin bilang CAFDU ang ilang miyembro ng Alsamasa, isang kulto na laban sa komunista at ginamit din noong early 80s sa pakipaglaban sa NPA. What I understand is, initially, the higher headquarters... At yan ang kabuuan ng ating mga balita. Ang negosasyon, sinabi ni SPO4 Iluminado Garcimila, Pangantucan Deputy Police Chief, na pumunta si Vice Mayor Silva at 4 na opisyal ng barangay sa compound ng Calto upang makipag-ayos para sa pagsuko ni Medrina habang naghihintay ang police team sa isang barangay hall may 200 metro ang layo. Ang negosasyon ay nagpatuloy mula 11 a.m. hanggang 3 p.m. pagkatapos ay inihayag ni Silva na nabigo ang barter. Tanong ni Silva sa ama ni Medrina, Roberto Sr., na naghihintay sa labas ng compound, na umapela sa kanyang anak na sumuko. Pero makalipas ang 30 minuto ay lumabas ng compound si Medrina Sr. na umiiyak dahil tumangging sumuko ang kanyang anak. Nang lapitan ng mga pulis ang compound, gamit ang isang megaphone para sabihin sa mga kalto na makipagtulungan. Ang wanted na lalaki ay humakbang sa tarangkahang kawayan, kasama ang 3 miyembro ng kalto na may bitbit na mga bolo at kris. Ang warning shot, habang binabalaan sila ng mga pulis na sumuko, ang 4 ay patuloy na naglalakad patungo sa mga pulis, mga 50 metro ang layo. Humigit kumulang 10 metro ang layo mula sa mga pulis, itinaas umano ng 4 ang kanilang mga armas at kinasahan sila, ani Garcimila. I fired a warning shot, sabi ni Garcimila, pero hindi tumigil ang 4. Pagkatapos ay nagpaputok ako ng isa pang putok na tumama sa kanyang binti, Medrina Jr. Sinabi ni Garcimila na tinatayang 30 kalto ang sumalakay mula sa likuran, na ikinamatay ng 4 na militiamen.
Kinuha ng mga kalto ang 2 Garand rifles ng Kafgas pagkatapos ay pinaputukan sila, sabi ni Garcinila. Pero sinabi ni Peterson Bergara, isang cameraman ng ABS-CBN na kasama ng team, sa Inquirer na walang warning shots ang ginawa, bagamat sinabi niyang napaka-intimidate ang paninindigan ng mga kalto. Sinabi ni Bergara na hindi nakataas ang bolo ni Medrina nang siya ay barilin. Sinabi rin ng cameraman na hindi sa binti ang binaril ng kalto kundi sa kanang balikat. Noon lamang siya binaril nang ilabas ni Medrina ang kanyang bolo at isinampa sa pulisya, ayon kay Bergara. Ipinakita sa telebisyon ng ABS-CBN ang humigit kumulang 15 segundo ng footage ng sagupaan, kabilang ang dramatikong video ng 2 lalaki na may hawak na rifle at kutsilyo. Ipinakita rin sa footage ang isang lalaking nakapula na nakahiga sa isang maruming kalsada, mga buga ng lupa na tumataas sa paligid niya habang ang mga bala ay tumama sa lupa, at pagkatapos ay isa pang lalaki ang nahulog sa tabi ni Medrina. Ang kalto ay isa sa TADTAD, o chop-chop, na mga relihiyosong grupo, sabi ni Batayola, na tumutukoy sa mga panatikong Kristiyanong kultong sa Mindanao na tumetama sa kanilang mga kaaway hanggang sa mamatay gamit ang mga machete. Ang nahatulang pumatay na si Roberto Manero Jr., ang kasumpa-sumpa na mamamatay tao ng paring Italiano na si Talia Favali, ay kabilang sa isang katulad na kalto. Karamihan sa mga pinatay na kalto ay nagsusuot ng mga anteng-anteng na nilalayong gawin nitong hindi tinatabla ng bala, sabi ng pulisya ng probinsya. Kilala sa bangis, ang mga kultong TADTAD, na kilala sa kanilang bangis, ay unang sumikat noong 1970s bilang reaksyon sa armadong kampanyang separatistang Moro sa Mindanao. Sinisingil ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na ginamit ng gobyerno ang mga kultong ito bilang mga vigilante na mandirigma, una laban sa mga gerilya ng Moro at pagkatapos ay laban sa mga rebelding komunista at kanilang pinaghihinala ang mga simpatisador. Ang ganitong mga kalto ay naghahalo ng Kristyanismo sa mga katutubong paniniwala, tulad ng pagsusuot ng mga t-shirt na may mga panalangin Latin na nakasulat sa kanila na pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng mga mahiwagang kapangyarihan kabilang ang kawalan ng mga bala at ang kakayahang ihipnotismo ang kanilang mga kaaway. Ang ilan ay kilala na gumagamit ng mga nikap ng tao bilang mga mahiwagang anteng-anteng. Habang humihina ang communist insurgency noong 1990s, ang ilan sa mga kalto ay naiulat na bumaling sa mga gawaing kriminal tulad ng kaluskus ng baka at ilegal na pagtutroso. Gayunpaman, nagkaroon ng mga pangamba na ang kamakailang pagsulong sa mga pag-atake ng mga separatistang Moro ay maaaring humantong sa muling pagkabuhay ng mga kultong TADTAD.